Hi guys, kamusta po kayong lahat? Welcome back po again sa aking channel. Ano? Anyway, unang-una, ako po ito, Puso'ng nagpapasalamat sa inyo, no? Sa walang sawang pagsuporta niyo po dito sa aking channel, ano? Napakalaking thank you po talaga sa inyo, ano? So sa ngayon po, mga kapatid, meron po akong i-discuss sa inyo na isang napakagandang topic na sigurado po ako na marami po kayong mapupulot na aral, ano? Anyway guys, ituturo ko ngayon ay ang mga advantages po of studying financial literacy, ano? So, sa mga hindi po nakakaalam, ako nga po pala isang financial educator po under po ng International Marketing Group. Napakarami po namin, ano? Worldwide po. Ako po ngayon ay isang OFW kasalukuyan po. Andito po ako sa South Korea, no? Sa kabila po na aking trabaho ay ako din po ay isang financial educator at tinuturuan natin ang ating mga kababayan bakit mahalaga ang pag-aaral ng financial education, ano? So for me, napakahalaga po talaga nito kasi nabago. Unang-unang nabago rito yung mindset ko. Nung una ay hindi ko po talaga alam yung mga bagay-bagay about financial, ano. So nalaman or nung naging miyembro po ako ng International Marketing Group, actually yung target ko lang nung una, yung plano ko lang nung una ay maging investor lang, ano. Pero nagandahan kasi ako sa ano nila, sa system nila, malaking tulong po sa akin na bago mindset ko talaga. And of course, nakatulong na rin tayo sa ating mga kababayan dito, ano, or kahit sa mga parte ng mundo, ano. So guys, bakit mahalaga ba na pag-aralan natin ang financial literacy, ano? So regardless man po kung tayo ay nasa Pilipinas lamang or nasa abroad, importante pong malaman natin ang mga ito, ano. So unang-una, kapag pinag-aralan po natin ang financial literacy, so pumapasok po dyan ang una yung ano, yung healthcare, ano. So ang healthcare po ay mahalaga. Bakit? Ikaw or tayo bilang nagtatrabaho, hindi po tayo habang buhay na malakas. So hindi po natin kailangan ng healthcare kung tayo po ay hindi nagkakasakit, 'di ba? So as we notice mga kapatid, sa Pilipinas po, napakarami pong mga pumipila diyan sa PCSO, ano, para humingi ng tulong, ano. So aantayin mo pa ba na ganun ang mangyari sa iyo? For as long as you have the capacity, kapatid, na kumuha ng healthcare, sana ay kumuha ka na. So sa International Marketing Group po, ang partner po natin na healthcare ay Kaiser Healthcare po. Kaiser Health Builder Incorporated po, ano. So napakaganda po niya, 3-in-1 na po siya. Hindi lang siya purong healthcare, ano, kundi meron ka na ring healthcare, life insurance, and of course investment, ano, kasi ang pera po natin dyan ay ininvest din po sa mga malalaking kumpanya, ano. Pangalawa, sa pag-aaral po ng financial literacy ay itinuturo din po namin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng life insurance. Bakit? Life insurance kasi, ano po ito kapatid, instant money po ito. If in case, si breadwinner, si nanay, si tatay, or si kapatid, or si kuya, biglang kinuha ni Lord, so meron pong maiiwan sa kanilang pamilya. So sabi nila, ang yaman daw po ay hindi madadala sa kamatayan, di ba? Totoo naman yan. Pero kapag ka meron kang life insurance, instant money yan, kapatid. Kung ikaw ay mawawala, hindi mo kasamang mawawala or maglaho ang mga pangarap mo para sa iyong pamilya, di ba? Pag nawala ka ba, kakain pa rin yung mga anak mo o yung pamilya mo? Oo. Pag nawala ka ba, mag-aaral pa rin ang mga anak mo? Oo naman, depende yan. Makapag-aral lamang sila kapag ikaw ay may iniwan sa kanila. Life insurance po. When you see life insurance, instant money to kapatid. Kung tayo po ay nakinuha ni Lord ng maaga, kasi wala po tayong hawak sa buhay na, di po natin hawak buhay natin, ano. Ang life insurance po ay nasa cabinet lang yan or nasa baul lang yan.
The moment na tayo po ay mawala, aahon po siya. Siya po yung maghanap buhay para sa iyo. Di ba, kapatid? So, the moment na merong tayo nito, kahit pa paano ay hindi na tayo mangamba na pag tayo nawala ay magutom or mawalang saysay ang lahat ng ating mapinighirapan sa ating pamilya, no? Third, ito nga, debt management, ano? So, sa pag-aaral po ng financial literacy, kapatid, itinuturo din po namin bakit mahalagang alamin natin kung paano i-manage ang ating utang, ano? Bakit? Kasi mostly sa ating mga Pilipino, hindi po natin alam paano i-manage ang utang. Ang utang na po ang nagmamanage sa atin. So, ganito lang yung kasimple, mga kapatid. Kasi tayo talaga, hindi po natin talaga maiwasan ng mangutang, no? But if in case talagang gulong-gulo ka na, di mo na alam ang iyong gagawin, yung may papayo ko sa iyo ay gumawa ka po ng listahan ng iyong mga utang. Kung alin po doon yung utang mo na may pinakamalaking interest, yun po ang una mong bayaran. At paano ka makabayad? Kung maliit lang yung sinasahod mo. So, another payo sa iyo, kapatid, ay kung ikaw naman ay mayroong mga alam na mga pwedeng gawin, mga hidden talents mo, like for example, marunong kang magupit, marunong kang magtato, di ba? Marunong magluto, yung mga online selling na yan, kung marunong ka naman dyan, di ba? Ano pa ba yung ibang pwede mong gawin, di ba? So, napakaraming paraan po kung talagang gusto po nating magbayad ng utang. Ang utang po ay pera po yan, hindi lang po ang pera ang inuutang natin dyan, kundi ang respeto at tiwala ng isang tao, di ba? So dapat marunong tayong i-manage ang utang, ano? Nang sa ganun na hindi ang utang magmamanage sa atin. Sa example kasi nito, isa sa mga nagpapabaon din sa ating mga Pilipino, ano? Mahilig kasi tayong tawag nito. Yung pag may mga sale, napakahilig natin doon. Lalo na sa mga OFWs, mga nasa ibang bansa. Nako po, Diyos ko po, Rode, kainaman naman talaga, no? Sa ibang bansa po kasi, almost everyday po may sale. Kapag ka hindi ka po marunong mag-control sa iyong sarili, wala ka pong disiplina, ay tsak, pag-uwi mo sa Pilipinas, nga, totoo po yan. Napapansin ko po kasi, mostly sa mga Filipinos abroad, no? Hindi nila alam ang tamang formula ng pagsisave, no? So, ito po kapatid, napakasimple lang po. Kung gusto talaga nating paghanda ng maayos nating pag-uwi sa Pilipinas, ang formula lang po na gagamitin natin ay ito lang po. Income minus savings is equal to expenses, di ba? So, pagkatanggap po natin ng sahod, matik na yan, kapatid. Dapat ikaltas, ibawas muna natin ang ating desired amount or percentage kung ilan ba dapat ang ating itatabi or i-invest, ano? Saka po tayo, kung yung matira po doon, yun na po dapat ang ating gagastusin. And mind you, kapatid, sa paggagastos din po, dapat hatiin din po natin doon yung kung ano yung need natin at saka yung sa wants. When we see need, kung ano yung mga necessities natin sa ating sarili, ano, mga pagkain, and so on and so forth, dapat doon po malaking percentage kumpara doon sa ating mga wants, yung mga pagbili natin ng mga bagay-bagay which is hindi naman talaga kailangan, ano. And then fourth, emergency fund. So, paulit-ulit po namin sinasabi na regardless man po kung magkano ang ating kinikita o ating income, ano, sa ating pagtatrabaho or ano pa man yung ating source of income, dapat magtabi po tayo ng ating para sa emergency funds. Ang emergency fund po ay nakatabi lamang po yan dapat kung hindi man sa bangko, kahit sa bahay lang, no? So kung tayo po ay single, dapat meron tayong 3 months ng ating monthly salary, ano? Ang sa ganun, in times of crisis, meron tayong mandudukot. And of course, kapag tayo naman ay may asawa, dapat meron po tayong nakalaan or nakatabing 6 months ng ating salary, di ba? So as we all notice, mga kapatid, yung iba diyan porque may anak, may magulang, ay doon na lang po inaasa ang lahat. So hindi po masamang mag-ano tayo sa ating mga anak, pero mind you, kapatid, mga mahal na kapatid, ang ating mga anak po
ay darating ang araw, magkakaroon din po ng responsibilities yan. So, wag po nating iasa sa kanila yung mga bagay-bagay na ngayon ay kaya pa na, kaya naman nating gawa ng paraan, ano? And of course, itong investment. So, sa pag-aaral po ng financial literacy, amin din pong ipinapaliwanag ng taos puso bakit kailangan po nating mag-invest. So, hindi po sapat kapatid na tayo po ay mag-iipon lamang sa bangko, di ba? Kasi ang bangko lang po ang kikita niyan. Mag-iipon ka sa bangko at ang bangko naman, i-invest lang yung pera mo sa mga malalaking kumpanya, which in return, sila lang din po ang kikita. Tuwang-tuwa tayo, pagdating ng December, ano, binibigyan tayo ng mga freebies, ano, like for example, payong, ano pa ba dyan, mga kalendaryo, ballpen, tuwang-tuwa tayo kasi meron tayong na nare-receive sa kanila without even knowing na yung pera mo, ginagamit din nila for investment para tumubo ang pera mo. So, hindi po sapat na mag-impok or mag-save lamang ng pera. Dapat, marunong din po tayong mag-invest. Bakit ba kailangan nating mag-invest? So, napakarami pong dahilanan. So, nangunguna na riyan ay itong inflation. When we say inflation, mga kapatid, ito po yung pagtaas ng mga bilihin, ano? Diba? Na hindi natin namamalayan. As times goes by, talagang wala tayong magagawa. Talagang tataas po ang mga bilihin, ano? So, kahit ngayon, ramdam na ramdam po natin, ano? Kung dati-rati, sa halagang 1,000, ay napakarami na po nating nabibili, ano? Kung gamit dati-dati, ay siguro, ano pa, postcard, ano? Siguro, pero sa ngayon, basket na lang, or yung mga maliit na lang na, ano, bayong, ano? That's because of inflation. So, yun po. Pangalawang reason, bakit kailangan natin mag-invest or bakit sa pag-aaral ng financial literacy ay itinuturo namin ang kahalaga ng investment. Kasi po, napakarami nating goals and every goals has the price. Hindi po libre ang ating mga goals or ating mga pangarap. So, sample ng mga pangarap. Kung tayo po ngayon ay may anak and someday somehow mag-aaral ng college, sigurado po ako malaking gagastusin. So, pwede po yun education, para sa education, ano? Pwede rin pang-retirement. Kung nagpaplano ka mag-ano ng tawag nito, ng dream house mo, pwede rin. Sasakyan, yun po, vacation, para sa healthcare, para may pambayad ka soon. Diba? So, napaka the best po talaga nito. So, matotal mga kapatid, wala pong ibang responsible sa iyong buhay. Hindi mo pwedeng iasa ang iyong kinabukasan sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, or even sa ating government. Ikaw, tayo mismo sa ating sarili ang responsible. Kaya matutong magpahalaga sa ating mga kinikita, ano? Huwag gastos ng gastos, huwag padala ng padala. Dapat marunong tayong magtabi, marunong tayong mag-invest. Nang sa ganon ay maging hayahay ang ating kinabukasan. So, that's it mga kapatid. Sana doon sa topic ko ay may natutunan po tayo, no? Kung bago ka po sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe at click ang notification button. Nang sa ganon ay mag-i-updated ka po kapatid kapag may mga bago po tayong uploads. Thank you so much. God bless.